Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin about yung mga common topics and questions about divorce. Pag-usapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon about yung common topics about divorce. Lalo na, dami nagsasabi na wala daw divorce sa Pilipinas. So, yung first question natin, ano ba yung divorce? Magagamit ba yan sa mga Pilipino? Yun, magagamit yan sa mga Pilipino, lalo na pag mixed marriages. First question, paano naman kung yung foreigner mo na asawa kumuha ng divorce abroad? For example, siya ay isang American. Kumuha siya ng divorce doon sa kanyang bansa sa Amerika. Automatic na ba ikaw, Pilipino na asawa niya? Automatic na ba na single ka kasi divorce na siya doon? Hindi. Kasi kailangan mo pa rin iparecognize yan dito sa Pilipinas. Kasi ang batas, ang court ng Amerika, yung batas ng Amerika, hindi naman yan batas ng Pilipinas. So kailangan mo pang i-prove na legal yung ginagawa niya in accordance with American law. I-prove mo yan dito sa Pilipinas. Yung ginagawa nila in accordance ba sa procedure ng American law. I-prove mo yan dito sa Pilipinas as a matter of fact. So, ibig sabihin, kahit na divorce na yung asawa mong Amerikano doon sa kanyang bansa, hindi automatic na divorce ka na dito. Kailangan mo pa rin mag-file ng petition for recognition of foreign divorce. Second question, paano naman yung mga Pilipino na nagpakasal sa ibang bansa na nag-allow ng divorce, then kumuha ng divorce abroad, automatic ba na divorce siya dito sa Pilipinas? Hindi! Hindi ni-recognize ang divorce sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kahit na doon ka nagpakasal sa Japan, doon ka nagpakasal sa Amerika, then kumuha ka ng divorce doon sa Japan, doon sa Amerika, hindi automatic na divorce ka dito sa Pilipinas. Kasi, sabi ng batas, with respect to family law, family rights, family duties, you are governed under your national law. That is under the principle of lex nationali. Ibig sabihin, you are still governed by Philippine law wherever you may be located if you are a Filipino. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pumapayag yung divorce sa Amerika, kumuha ka ng divorce doon, ni-recognize yan dito sa Pilipinas, lalo na pag ikaw ay isang Pilipino. Another question, paano naman pag ikaw ay nagpa-naturalize from Filipino, naging American ka? Tapos kumuha ka ng divorce sa Amerika, pwede ba yan dito sa Pilipinas? Yan, in accordance with the latest Supreme Court decision, pwede na. Ibig sabihin, kung nagpakasal ka dito sa Pilipinas or kahit saan, sa bansa, nagpakasal ka, Pilipino ka pa, then nung kumuha ka ng divorce, nagpa-naturalize ka na pala na isang American, isang Hapon, pwede ka nang mag-file ng divorce doon, then iparecognize mo lang dito sa Pilipinas. Mag-file ka ng petition for recognition of foreign divorce, not anymore as a Filipino, but already as a naturalized American. Another question, paano naman dahil walang divorce sa Pilipinas, wala na bang pag-asa, lalo na yung mga problematic na nagpakasal, wala na bang pag-asang sumaya, wala na bang pag-asang magpakasal ng iba kasi wala namang divorce dito sa Pilipinas? Kasi walang divorce sa Pilipinas, absolute divorce. Wala na bang pag-asa? May pag-asa pa. Kasi walang divorce sa Pilipinas, but may tinatawag na annulment of marriage, may tinatawag na nullity of marriage, may tinatawag na legal separation. Ibig sabihin, pwede ka pa rin, may remedyo ka pa rin dito sa bansa Pilipinas kung wala talagang pag-asang magkabalikan kayo sa iyong asawa. For more questions about the law, please visit, subscribe, share my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw and sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. And for free legal advice, please call me, Attorney Mark Tolentino. Please call me sa 0917-329-5353. Pwede kayong tumawag, mag-text through Viber. I repeat,
0917-329-5353 or landline within Metro Manila 209-6203. Thank you po.